Sa mundo ng Mobile Legends Bang Bang, may isang playstyle na kilala sa aksyon, excitement, at varsity jacket. Ngayong araw, pag-aralan at balikan nating muli kung paano ipinapanalo ng Echo ang kanilang mga laban sa loob ng Land of Dawn gamit ang kanilang explosive playstyles na siyang dahilan kung bakit kinakatakutan ang team na ito sa local at international scene. At ito ang ating Philippine Meta! Ang playstyle na ginagamit ng Echo ay kilala sa pagiging agresibo at puno ng aksyon dahil sa coordinated na paggalaw ng bawat miyembro sa buong mapa. At dahil sa ganitong in-game tactics, tinawag ang mga Orcas bilang House of Highlights. Wow. Pero ano nga ba ang mga playstyle na ito at paano ito ginagawa? Ang Echo System at ang Echo Express na tactics ng team na ito ay nakabatay sa mga calculated aggressive plays kung saan ang main goal ay makapick off ng kalaban para mas madaling kunin ang mga objectives sa game. Sa umpisa pa lamang ng game, sinisimulan na agad ng Echo ang aggressiveness para makuha ang momentum at piliting mag-react o maging passive ang enemy team at hindi magawa ang plano nito. Kaya naman makikitaan ang in-game tactics na ito ng mga tower dives, pang-invade sa buffs, at pag-aabang sa mga bushes ng enemy team. Para dun sa turtle ay makakuha si Kyle. Kinagat at pinainom ng tubig, grabe! Ipinuus lahat! Isa sa mga importanteng components ng Echo Express ang mga rotations ni Sanji papunta sa XP lane ni Sanford. Madalas, nakakahanap ng early game lead ang Echo dahil sa mga rotations ni Sanji kung saan nakakatulong siya kagad sa paglamang ni Sanford sa kanyang lane. Dahil sa mga pickoffs na ito, unti-unting nakukuha ng team ang kalamangan sa early game hanggang sa makuha ng mga damage heroes ang power spike sa mid game. Napakahalaga sa strat na ito ang malinaw na in-game communication at patience para makuha ang mga tamang pwesto sa mapa, ma-execute ang mga plays, at mahanap ang tamang target sa kalaban. Sinakikidot with a counter go, pero ayun na naman yung Chakadal! Tumutusok! May tusok pa rin sa ito! Pagdating sa hero picks, kadalasang ang composition ng team na gagamit ng playstyle na ito ay balanse. Ibig sabihin, binubuo ito ng mga heroes na may kakayahang pumalag sa early game habang meron ding scaling hero na pwedeng asahan sa late game. Mahalaga na merong mga heroes na may malakas na crowd control skills para iset ang mga aggressive plays sa laban tulad ni Kufra, Kaja, Cho at Franco as roamers, habang sa EXP lane naman ay sina Lapu-Lapu, Yuzhong at Arlott. Samantala, meron din itong mage na kayang magbigay ng burst damage o nakakainis lang talaga kahit sa unang bahagi pa lang ng laban tulad ng Farsa, Eve at Valentina. Sa late game naman ay aasahan nito ang high damage heroes na gold laner para tapusin at parusahan ang frontline at maging ang backline ng kalaban para tapusin ang laro. Dahil sa playstyle na ito, naiuwi ng Echo ang M4 World Championship Trophy at ang unang kampiyonato nito sa MPL PH Season 11. Ang kampiyon ng MPL PH! Napatunayan ng playstyle na ito na kayang makipag sa bayan ng mga Pinoy sa mga action-packed na laban. At yun na nga, katulad lang ng ating Ube Blacklist International Playstyle na sana napanood nyo nung episode 1. Ngayon, alam niyo na kung paano gamitin at i-execute ang Echo Playstyle. At umaasa kami na magagamit nyo ito para higit na ma-improve ang inyong playstyle at makadominate sa ranked games. Alam natin kung paano kahirap yun. Practice at tamang in-game communication ang kailangan na yan ang mga susi para maipatupad nyo ang playstyle na ito. Pero ang tanong, ang Pinoy meta ba na ito ay muling madodominate ang MPL Philippines Season 12 at paparating na M5 World Championship? Yan ang dapat natin abangan. At kaya naman sana'y nagustuhan nyo ang video na ito at ang dami nyo natutunan. Magkita-kita tayo muli sa loob ng Land of Dawn. Maging laging updated at follow nyo kami sa aming mga social media platforms sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at ang official website ng MPL Philippines Season 12. At tandaan nyo, sa mundo ng Mobile Legends, kung may alam ka, tiyak na mas malakas ka, kaya ano pa ang hinihintay mo? Laban na!